Hi guys, Tagalog tayo ngayon at ipapakita ko sa video na ito kung paano ang gumawa ng Google account para magkaroon kayo ng account sa YouTube. Okay? Pero bago ang lahat, i-check nyo muna kung mayroong load ang inyong mga SIM card. Dahil ang gagamitin natin ngayon ay ang data mismo ng SIM card ninyo kung wala kayong wifi. Okay, kahit saan lugar kayo naroon, basta meron kayong data, pwede kayong gumawa kahit walang wifi. Okay, at ito, ang unang ipapakita ko ay ang Samsung. At ang Samsung ay gumagamit ng Android operating system. Karamihan sa mga cellphone ngayon ay gumagamit ng Android tulad ng Samsung, Oppo, Cherry at marami pang iba. Pero common na ang Samsung. So ngayon ay papakita ko kung paano ang maggawa. Para makasiguro kayo, i-click nyo ang settings ng inyong mga Android phone katulad nito. Sa settings, hanapin nyo ang connection. Uunahin nyo ay connection. And connection, i-click ang connection. At pagkatapos niya, makikita nyo, kita nyo wala akong wifi dahil nasa labas ako. Kaya naka-off siya. In-off ko muna para maipakita lang sa inyo kung paano paggamit ng data. Data ay ito. I-click nyo ang data usage na ito. At dyan ay makikita nyo kung ang mobile data ninyo ay naka-active o hindi. Katulad ng sa akin, naka-active siya. Katulad nito, kita nyo, i-click ko ang mobile data. See? Nag-off siya. Ibig sabihin, wala akong data. Kaya hindi ako pwedeng gumamit ng internet. Ngayon, para i-activate ang aking data, i-click ko ang aking data. Ayan, may data na ako. At ngayon, ay babalik tayo sa ating pinanggalingan. Balik. Scroll up, down. Okay, now, andito ulit tayo sa ating main screen. At ang nakikita niyo sa aking main screen ay depende yan sa setup ng inyong home screen kung saan nyo makikita ang Google. Sa akin ay nasa main screen ko. Kaya ito ang ating unang ikiklik, ang package ng Google. Click the one. Yan, nakita nyo, marami siya. Google, Google Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Drive. Ang una nyong ikiklik ay ang Google na G. Ito. Ganyan ang maging hitsura niya sa inyong mga Android phone. Kung anong klase ang design ng inyong mga phone, ng mga cellphone. At ngayon, i-click nyo ang dulo ng Google profile. Kita nyo, wala pa siyang profile dahil empty pa siya. Wala pa siyang account. So, i-click nyo lang yan. Ngayon, makikita nyo ang Google sign in. Click nyo ang sign in at magse-search ang Google, i-check ang information na pinadala nyo sa kanila. At ngayon ay bibigyan niya kayo ng chance kung magla-login ka, kung meron ka ng account dito, or kung walang account ay dito naman sa create account. At ngayon ay makikita nyo ang selection o option, ang for myself or for my child. So, obviously, halatado naman na sa inyo dahil kayong gumagawa. So, i-click nyo lang ang for myself. Now, at ngayon, ay makikita nyo na andyan dyan na ang main sign up ng Google. So, unahan, nakita nyo first name, just
ay lagay nyo ang pangalan nyo. Okay, ilalagay ko ang pangalan ko. Okay, mayroon na ako account kaya hindi ko pwedeng ilagay ang tunay kong pangalan dahil baka masabi nilang spam ang account ko. So ibang pangalan, mag-iimbento na ako just para lang ipakita sa inyo kung paano ang paggawa ng Google. Pero sa inyong paggawa, ilagay nyo ang mga pangalan yung tunay. Okay, huwag kayong gagawa ng faking account dahil mahirap pag nawala ang account nyo at marami kayong laman sa YouTube account ninyo o Google account ninyo, magsisisi kayo sa huli. Kaya mas mabuti pang ilagay nyo ang tunay nyong pangalan sa original account ninyo dahil ito ang una ninyong paggawa ng Google account. Ilagay ninyo ang totoong pangalan. Okay? Sa akin ay huwag nyong gagayahin dahil ang akin ay pinapakita ko lang. Okay, mag-invento ako ng pangalan. Ilagay natin si David. Halimbawa, at ang apelyido niya ay De La Torre. Okay, De La Torre na lang para medyo maganda pakinggan. Okay, then scroll nyo pataas, dahan-dahan, at i-click ang next button. Okay, now ilagay nyo naman. Now, dito ay makikita nyo ang impormasyon ng inyong kapanganakan. Nabubulol ako. Ito po ang inyong kapanganakan. Okay, i-click on day at lalabas ang option na ito. Ilagay nyo ang date o ang araw. Lagay nyo ang araw ng inyong kapanganakan. Okay, halimbawa ay number 1, 0, 1. Lalagay nyo lagi ng 0. At pagkatapos ng kapanganakan ng araw ay ang buwan ng inyong kapanganakan. Paglagay na natin ay January. Halimbawa lang yan sa akin. Huwag kayong gagaya sa ginagawa ko. Ang gayahin nyo lang ay kung paano ang paggawa. Okay? At now ay ang taon ng kapanganakan. Lagay natin 1999. Okay, kapag katapos ng inyong kapanganakan ay ilalagay natin ang inyong kasarian, gender. Kung ikaw ay babae o lalaki. Ayan. Natural, kung ikaw ay babae, female, kung ikaw ay lalaki, male. Kung ikaw ay hindi mo masabi, rather not to say. Costo, pero wag. Dahil may spam lang yan sa YouTube o Google. Kaya ilagay nyo ng totoo kung kayo lalaki o babae. Pipiliin natin ay lalaki dahil ako ay lalaki. Yan. Ay okay. Then, i-click natin ang next button. At ayan na po. Makikita ninyo ang paglagay ng inyong email address. Yan ang po ang tinatawag na email address. Kayo ay gagawa ng inyong email address. Ang ibang cellphone, meron silang pinapakita na option na meron ng idea. I-click nyo na lang yon at yun ang inyong email address. Ang iba naman ay may nakalagay na custom. Ibig sabihin ng custom email address ay kayo mismo ang mag-invento. But dito sa aking cellphone, walang lumabas na ganun. So ako ay diretso. Kaya kung ano nasa isip nyo, gawin nyo. Pero huwag nyong kakalimutang ilista lahat ng nilalagay ninyong detalye tulad ng inyong kapanganakan, pangalan, at itong email address. Ang pinaka-importante ay isusulat po ninyo para hindi kayo magkamali. Ililista ninyo lagi para kayo ay lumampas na sa option na ito o sa screen na ito, hindi na kayo pwede bumalik para tingnan ulit kung ano yung nailagay ninyong email address. Kaya, importante po ay ilista ninyo. Okay po. Okay, ngayon, ang isipin ko lang, kahit ano, maisipan ninyo. Kasi yan ang magiging ninyong email address. Magagamit ninyo yan sa kung saan-saang transaksyon. Kung nag-a-apply kayo ng trabaho, may email address na kayo. Kung gagawa kayo ng website sa internet, may email address kayo. Lahat ng maaaring paggamitan ng email address ay magagamit ninyo. Yan na po ang inyong email address.
magiging inyo na yan habang buhay. Kaya tandaan po ninyo yan, isusulat ninyo kahit saan-saan ninyo, saang importante ninyong taguan para hindi po ninyo makalimutan. Ngayon po, ang itatype ko ay ang pangalan ko. Ano ba nilagay kanina? Ako pala nakalimot. Sorry. Ano ba yung nilagay ko kanina? David De La Torre. Okay. Yan po, para mas madaling makilala ng mga tao na ikaw nga ang may-ari niyan. Huwag nyo nang babaguhin pa ng kung ano-ano mga alias dahil mahirap po paniwalaan. At least, kapag yan po ang nakalagay sa inyong email, David De La Torre, ang buong pangalan ninyo, lalagyan nyo lang ng konting number tulad ng kapanganakan ninyo, tulad ng nilagay ko, January 1. So, January ay 1. So, 01. At ang kapanganakan ko ay 1. January 1 o 1 din. Kaya 01 alit. So, David De La Torre 00101. Kayo na po bahala kung anong ilagay ninyo. Dahil yan ang basta wag lang ninyong kakalimutan kung ano yung nilagay ninyo. Isulat po ninyo para hindi po ninyo makalimutan. Dahil yan na po ang inyong magiging email address sa buong buhay ninyo. Kahit ano po, imbentuhin nyo, basta sa inyo yan, original yan. At ngayon, yan nilagay ko, David De La Torre 00101 at gmail.com. Kiklik natin ay next. Oh, ay taken na. You know, nakita po ninyo, it's that username is taken. Try another. Oh, so, nakikita nyo, ibig sabihin, may kapangalan pala ako. Okay, so hindi na po natin pipiling gamitin yan. Papalitan natin. Hindi ako yan. Inimbento ko lang naman yan. Naisip ko lang. Meron pa. Meron na palang nagmamay-ari ng ganyang pangalan. Okay. Para mas maganda, hindi ko na lang siya ilalagay diyan sa gitna. So, David. Gagawin ko na lang po ganito. Para, dahil may kapangalan ako, halimbawa lang na may kapangalan, lalagay ko, David 01 and then De La Torre. David01delatore@gmail.com. Titingnan natin kung meron. Meron pa rin. So ito po, lumabas po ang available. D delatore 397, David delatore 945. Ayan po ang mga binigay na option sa akin ng Gmail. Pwede ko po i-click yan ng isa-isa, pero hindi ko po gagawin. Hindi ko type. So, ako ang gagawa ng sarili ko. Babaguhin ko ulit ito. Gagawin natin 0101. Dito ko ilalagay ang 0101. And then, De La Torre. Okay. Ngayon, click next. Ayun po, pumasok po. So, yun na po ang aking email address. Ang David0101delatore. Ngayon po, gagawa po tayo ng password. Yan, halimbawa din, i-click nyo po ang password. Then, gumawa na kayo ng password. Okay, sasabihin na natin na mga imbento, dito ang pinaka-importante. Lagi po kayong gagawa ng password na minimum ay 8 karakter. Karakter po, ibig sabihin, letra, numero, o punctuation mark. Okay. Ang unahin natin, o kahit ano po ang unahin nyo, gusto nyo po, question mark. Okay, yan, nilagay ko, question mark. Password ko lang, mag-invento po kayo. Basta lagi pong nasa 8, ang pinaka mababa, 8 letra po, o 8 karakter. Pag sinabi pong karakter, ay iba-iba. Pag sinabing letra, letra lang, walang numero. Pag sinabing karakter, ang ibig po sabihin ay, lahat po ng alphabet at mga numero at punctuation marks kay kasali. Wala lang pong mga drawing. Okay? So, now ilalagay ko ay question mark. Halimbawa lang yan.
Para papakita ko sa inyo paano paggawa ng password. Tingnan natin kung pwede. Question mark, tapos sasabihin ko, David. Pwede po David o pwede po, pero huwag kayo gagawa ng pangalan nyo kasi madali po yung makuha ng mga hacker. Kasi yan ang una nilang tinatarget, ang karamihang tao, gumagawa lang ng pangalan nila na password, kaya nahahack ang account nila agad. Para rin po hindi mahack, mag-invento po tayo ng ating password. Pero huwag nyong kakalimutang isulat palagi bago nyo isave para po matandaan ninyo at hindi ninyo makalimutan. Dahil yan po ang password na importante sa mga account ninyo. Dahil pag walang password, hindi na po ninyo mabubuksan ang account ninyo. Maigi lamang kung kayo ay mayroong original na cellphone number ay pwede nyo ma-recover. Ang, para maiwasan ang abala, ay ilista na ninyo agad bago ninyo isave. Tulad nito, okay, hindi ko ilalagay David. Invento lang, magawa natin. Pogi ako. Pogi ako. Ayan po. Ay gagawin kong capital letter. Ayan, pogi ako. Capital letter. Pogi ako. Capital letter yung O. At lalagyan ko ng numero. Kailangan po halo-halo. May letra, may punctuation, at may numero. So lalagyan ko siya ng numero. Tulad ng birthday ko, 01. Pero hindi ko ilalagay 01 dahil marami na ka, dahil alam nila na 01 ang birthday sa email ko. Baka gayahin nila. Gagawin natin, invento ko lang to. Ha? Pero sa inyo, bahala kayo mag-invento. Kaya ilalagay ko ay 1999. So lagay natin 99. Pogi ako na capital letter ang O at 99. Ngayon ay bago ko i-save ay tatanggalin ko muna ang aking tick na show password. Yan, hindi na po nila nakikita yung. Then, saka natin siya isi-save. Next. Ayan, pumasok na po. Add phone number. Yan po ang inyong makikita. At yan ay yes. I-click nyo lang po. Yes, I'm in. Yan po. Review your account. Ayan na po ang inyong email address. david0101delatore@gmail.com. Just i-click nyo lang po ang next. At ngayon ay ito po ang option o pagpipilian ninyo kung gusto nyo ng express personalization o manual. Mas mabuti pa po i-select ninyo ang express dahil ang manual ay marami pang proseso. Kayo rin ang mahihirapan kaya dito na lang kayo sa express. Click express at next ulit. Confirm. Ayan na po, i-confirm nyo ang personalization setting na inyong ginawa. So, scroll up tayo. Click confirm. Ayan na po, ang privacy and terms and agreement ng Google. So, scroll up ulit tayo. At wala tayong ibang gagawin kundi ang tanggapin. So, I agree. Pumapayag tayo sa kanilang kontrata. O kasunduan. Ayan na po. Google Services. Ang sabi ng Google ay david001delatore@gmail.com. Tap to find out more about each services such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy. So, ito po ang ano na. Kiklik lang natin ay accept. At ayun na po. Welcome to Google. Ayun na po. Ayun na po ang aking Google account. See? Lumabas na po sa dulo ang D. Yan na po ang sign ng David ko. See? Ipapakita ko po sa iyo pag clinic natin ang D. Ayun po ang inyong account. Makikita ninyo. David De La Torre.
At ang aking email address ay david0101delatore@gmail.com. Okay po. Ayan na po. Tapos na po. So, cancel it. Cancel natin. So, ayan na ang aking account. Ngayon naman, kung gagamit tayo ng YouTube, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-apply ang David na ginawa natin. Ito po. I-cancel natin yan. Balik tayo sa home screen. I-click natin ang Google ulit. I-click natin ang YouTube. Ayan na po. Lumabas na po ang D ulit sa dulo. Sa kanang dulo ng inyong cellphone. At naka-highlighted na po siya na pula. Depende po kung anong kulay na lumabas sa inyo. At yan na po. Nasa YouTube na tayo. Meron na po tayong account. At para po mag-subscribe, papakita ko sa inyo kung paano mag-subscribe. Kung ano po ang inyong alam na account na sa YouTube na gusto nyong i-subscribe, ay i-type nyo lang po dito sa search. Ayan po, sa search YouTube, i-type nyo po. Halimbawa po sa akin na YouTube channel, itatype ko lang po ang pangalan ko kasi po yun po nakalagay sa akin sa YouTube channel ko. Yung account YouTube channel ko ay buong pangalan ko. Roldan Bentulan. Yan po, lumabas siya. At ngayon, ikiklik nyo lang po yung pangalan ko. Pag-click nyo yan, ayan na. Lumabas na po ang buong YouTube ko. Ito po ang mga channel ko. Oh, hindi po sa akin sa baba. Yan lang po pinakita ng YouTube. Para po makita ninyo ang buong channel ko. Nakita po ninyo yung subscribe na nasulat ay kulay pula. Ibig pong sabihin, hindi pa po nakasubscribe ang ginawa kong pangalan na David De La Torre. Yung email ko po, yung Google account ko. So, para makita nyo po ang buong channel ko, bago po kayo mag-subscribe, i-click nyo lang ang mukha ko. Ayan na po. Ayan na po mga video ko. Para po makasiguro, i-click nyo lang po ang playlist o video. At sa ngayon, ipapakita ko, nakiklik ko video para po makita nyo lahat ng video na aking nagawa. Click the video, ayan po. Kita ninyo. Yan ang mga video ko. Ngayon, pipili lang po kayo ng isa para masubscribe kayo sa aking YouTube channel kahit na anong video lang ang piliin ninyo. Pagpalagay na natin, napiliin ko ay itong London Tower Bridge. Ito. Ayan po, lumabas na po. Oops. Huwag kayong mataranta kapag nakita po ninyo yan. Dahil yan po ay kasama sa YouTube ang kanilang advertisement. So, ang inyong gagawin lang ay kiklik nyo lang ang skip na ito. Yan, skip ads at direct na kayo sa video. Ayan na po ang video. Ayan, nakita po ninyo. Ang nandito po ang subscribe. Ito po ang subscribe, kulay pula pa rin. At ang likes button. Ang unang gagawin nyo ay i-like nyo muna. Para po siguradong mag-subscribe kayo. At ngayon, i-click nyo na rin ang subscribe na button. Ito po, itong subscribe button na ito, i-click nyo lang ito, kulay pula. Pag-click nyo po nito, ayan po, nag-iba na siya ng kulay. Ibig sabihin, nakasubscribe na po kayo. At para makatanggap kayo ng iba pang video na galing sa akin o galing sa ibang YouTuber. So, ngayon, papakita ko lang sa akin muna. So, para makatanggap kayo ng iba ko pang video na bagong gawa, na tuwing ako ay gagawa ng video, automatic po yan, makatanggap kayo ng notification na tinatawag na may bago akong video. Ayun po ay lalabas sa inyong notification sa YouTube ninyo. Ito po ang bell na ito, katabi ng subscribe. I-click nyo lang po ang bell na yan. Tapos, personalize o none, i-click nyo po ang all. Ayan po.
Ibig sabihin, see, you receive all notifications sa baba. Kaya ayan po, makatanggap na po kayo ng mga notification na bagong gawa mula sa YouTube ko. Okay? Yun lang po. Ganun lang po kasimple. Tapos na. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood ng video na ito. Sana po ay natutunan ninyo kung paano ang gumawa ng account ninyo at huwag na kayo magpatulong pa kung kani-kanino. Kaya nga tinagalog ko na rin po at may video pa para po sundan na lang ninyo. Huwag na po kayong umasa sa iba. Dahil kayang-kaya nyo naman yan dahil may cellphone kayo. Dapat ay matutunan yung gamitin ang lahat ng features ng inyong cellphone. Dahil ang cellphone na importante ngayon sa buhay ng tao, yan ang magiging partner ninyo sa inyong pag-iisa. Okay? So, salamat pong muli. At lagi pong at huwag pong kalilimutan ang mag-subscribe muna sa aking YouTube channel bago kayo mag-out. Okay? Salamat po ng marami. Bye-bye! That's the speed camera. Yeah. So, automatically flash.